So ngayon mga master, yung hinugot natin na tornilyo dito sa bandang forearm. So ibalik lang din natin para makukuha natin yung dati niyang bigat. Okay, so yan. Yan yung aluminum. Aloy yung nakalagay dito sa ano. Para dito. Yan. Ang ganyan kalalim.
Okay, so napalit ngayon, napalitan na natin yung handle wrap niya. Okay? So naka-align na dito. Itong pinaka base niya. Align na. Ang problema kasi so may baluktot yan, parte na yan. So maubiga tayong mag-ahit sa parte na yan. Medyo makapal din ang babawasin natin. Ganun din ang ibabalik natin barnes dyan. Mga matataba yung tanggalin, siya din yung ilalagay natin ng barnes. Okay? Para lang magiging matuwid na yan. Hindi pwede kasi idiretso na natin dito. Tapos may ahit. May dalawa talaga ang forearm niya. So, tingnan nyo kung gaano kalaki yung bardo. Tikit lang. Pirap-pirap lang. Ha? So, malaki. Hanggang dyan. Halos kalahati sa bilog. O, zero. Okay? Pag... tan. Oh, yan. 0.5. Ano na 'yan, mga mama? Ngayon na nito. So, malayo. Ganyan yung balakot. So, ahita natin. Bigat ang kailangan gawin. Ito mga kamaster, diretso na yung ano natin. Road line. So, maganda na yung likod niya. Wala ka nang makita yung palag. Okay. So ito yung latest update natin sa road line, mga master. So ngayon yung bago ni Rian. Kahoy. Maganda rin yung kahoy, kaya lang ang ginawa nila
ay tinatakpan nila ng black, jet black, no? So yun, yun yung design nila. So tinanggal natin lahat ng barwis dyan. Itong puitan, hindi naman na-damage. So malaki-laki talaga damage niya sa pagre-repair. Kasi nadadamay buong kuran. Kasi nung kinasa ko to, may baluktot pa sa party na to. So kailangan kong ahitan. Kaya nangyari, naubos ko yung barnes or yung kulay itim. So mabuti na lang ay naka-inli yung party na yan sa design niya. So ang ginawa nila para hindi sila mahirapan pag magkulay ng itim, so yung points nila binalot ng itim. So bali ilan ang binil na nakalagay dyan? 1, 2, 3. So 3. Tatlong class binil ang naka-inlay. Tapos yung itim na yan tinatakpan yan, sinasama. Yung puti lang ang pinagano kasi tulad nito. So para nga naman hindi mahirapan pag maglagay ka ng masking tip sa parte na yan para pag maglagay ng varnish sa kulay, hindi ka mahirapan. So yan, yun yung ano niya. So damay. Kumbaga, malaki rin yung damage. Kaya kahit yung pagre-repair ng mga ganito, kapag ang nakikita mo dito panda, baluktot, so hindi talaga dapat din na ang singilan natin ay handle lang. So kasama yan. Kasi kung katulad nun, kung sakali handle lang ang sisingilin ko sa kliyente, eh pagka antimano nakasa mo, ay may problema dyan. So antimano, iwas out mo talaga yung varnish niya. So ito na yung nagiging resulta. So ngayon, ang mangyari, so maglalagay tayo ulit ng varnish at kulay dyan sa party na yan para makahabo dito sa kulay nito. Okay. So thank you. Yun lang yung update natin sa video na ito.